Everyone, welcome to another haul video. Okay, as you all know, same lang yung susuot ko. Tapos hindi ako masyadong nag-retouch kasi nga, karanating ko lang galing, Ayala Mall 30th. Tapos nalood kasi may nagsini, ganyan. Siguro by the time you are watching this, na-upload ko na yung vlog ko doon. Kung saan, pinakita ko sa inyo yung VIP reclining chair nila na movie. Kung saan kayo pwedeng manood na maganda-ganda, you know. Kasi nga merong free popcorn and of course free drinks for only 400 pesos. Nag-start siya ng April 21 kasi before nung nagpunta kami doon, wala pa silang free popcorn. Pero ngayon meron na silang free popcorn. And bumili ako ng mga products doon at saka naparoon yun rin, I think sa video na yun, yung aking tantrums sa beauty buffet. So we're going to do a haul for that. Okay, I'm gonna start first with the LBC, yung in-order ko sa Shopee. Kasi as you all know, sa Shopee nagkaroon sila ng Orange 20 which has 20% off sa mga bibilihin ninyo for the first 500 user ng Shopee. So, yun. Nag-grab the opportunity ako na bilhin itong mga to. Actually, dalawa lang naman siya. And, akala ko kasi today, it's Sunday. Pero hindi pala. Today pala, it's Labor Day, Monday, May 1. Weird. So, open na natin yung first package ko. I have a sister with me. So, pagpasesya nyo na itsura ko ngayon. Naka-vlogging camera lang tayo, guys, ha? So, ayan. Very well packaged. Nakapack siya ng maayos. Ilalagay ko sa yung name ng store ko sa ako binili itong mga to, ha? Ayan siya. Naka-bubble wrap din siya. I really like ordering sa Shopee kasi very hassle-free. And sa reliable seller ko to binili. Be very careful kung order kayo, ha? Ayan, Paano pa siya ganito? Ba yan? So, yan. Yan. Ang aking first na binili. This one, it's the Valentine's Edition ng Kylie Cosmetics. Ang weird kasi meron siyang parang dinikit lang dito sa likod. Reliable seller naman yung binili ako nito eh. This one is in Valentine's. Siguro naman hustler na ako sa pag-check kung original nga siya o hindi. Original naman siya. Yun nga lang yung parang sticker na dito. Siguro may problema lang ginawa dito si Kylie. So this one, you have lip matte. So this one is color in Valentine's. You have one lip matte and one lip liner. So yan yung kulay niya. Kamoy naman niya yung Kylie. Wow, very bright color. So, yan yung color niya. Tapos yung kanyang lip liner. Ayan. Ang bago naman siya. That was the Valentine. And of course, I have another package also. Cash on delivery nga pala to. Grabe, ang init guys, no? Kahit naka-aircon na. Ito naman, naka-box naman siya. Sa magkaibang seller ko to binili. Magugulat kayo kung ano rin laman ito. Okay, it's no surprise. Same. Yung Kylie, Valentine's Edition. Ayan, sobrang, ang init, grabe. So this one naman, it's the Head Over Heels. Ah, talaga may sticker nga siya sa likod. What the hell, Kylie Cosmetics? Ayan, may lip liner din. Open natin siya, check natin muna kung bago siya, diba? So ayan yung color niya. This one, it's in Head Over Heels. Swatch natin yung color. Ayan naman, ito naman yung Head Over Heels. So, yun lang yung nakuha ko sa Shopee at yun lang yung na-order ko sa Shopee. So, 2 Kylie lip matte or lip kits in her Valentine's Edition, which is the head
head and shoulder, head over heels, and of course, the Valentine. So another haul, it's from the Mumuso. So ayan, nagpunta ako ng Mumuso ulit. At this time, masaya ako kasi konti lang yung aking ano nabili kasi nga meron ako mostly ng mga Mumuso na mga products doon, and I'm so happy dahil nag-budget nga lang ako. So this one, alam niyo naman ako, I'm a sucker for tissue, whatever tissue. So this one, another tissue. Kaya ko naman siya nagustuhan at binili kasi 'di ba before yung tissue na binili ko, very makapal siya at maganda yung quality. At this time, maganda rin quality niya. So this one is natural bamboo fiber paper handkerchief for only 99 pesos. So yan, madami na siya. Then I have, ito naguluan ako, akala ko wet tissue siya. Pero hindi guys, hindi siya wet tissue. Makeup remover pala siya. Akala ko wet tissue siya. So this one, hindi ko nagbabasa kasi nakakita ng pink. Dapat kukunin yung blue. Yun yung wet tissue. Pero itong pink, ito yung makeup remover. So ayan, clean makeup remover wipes, 8 pieces. So, 8 siya, ganyan. Nakakaloka. Hindi pala siya wet tissue, kundi ano siya, makeup remover. Then I got this one. It's 50 individual pack teeth floss. Actually, hindi ako mahilig magtinga. What word? O tinga? Siyempre magtanggal lang something sa teeth ninyo. Pero kasi natuwa ko sa kapatid ko nung bumili siya sa Miniso. At pag ginagamit niya, nakakatuwa lang. So ayan, bumili din ako. 50 pieces siya. 50 pieces individual pack teeth floss. So ayan yung itsura niya. And then I got the pore streak from Mumuso. Mumuso Deep Clean Blackhead Nose Pore Strip for only 99 pesos din. 10 pieces siya. Mahilig kasi ako mag-pore strip. So, ayan siya. 10 pieces ang laman nito. So, this is how it looks like. And then, bumili din ako nito. Professional and Durable Skin Clamps pag mag-manicure for only 99 pesos. And then, meron na ako nito yung aking kulay green, mint green. Pero this time, meron na sila. Pink! So, it's the Magic Eye Eyelash Curler in pink. So, ayan, oh, kulay pink siya, guys. Bongga. 99 pesos lang siya. Last two item, this one, it's the Mumuso Cucumber Natural Cucumber Extract. So, meron na ako nitong aloe vera from Nature Republic. So, I also wanna try this one. Meron din silang aloe vera. Pero, since meron na ako nun, ano nung gagawin ko sa dalawang ganun, diba? So, bumili na rin ako nitong cucumber. 92% parang sa Nature Republic for only 99 pesos. And of course, lastly, bumili ako ng eyebrow pencil. Detail Triangular Eyebrow Pencil in number 5 Red Coffee. So, 99 pesos din siya. So, those are the things that I got from Mumuso. All in all, atin ng glasses ko parang 700 plus. Kaya I'm so happy kasi hindi ganun kamahal yung aking nabayaran. So. And diba sabi ko nga guys sa vlog ko, merong bazaar doon. So, bumili lang ako ng dalawang item sa bazaar doon. Mga iPhone case from Wow Kulay ba yun? So, dalawang iPhone case. 250 pesos each. Dahil usong-uso na ngayon si Unicorn. Kaya yeah, bumuwang ka tayo ng Unicorn ngayon. And another one, it's this one. Diba, nakaangkit lang niya, para siyang marble. So yeah, 250 each, so 500 pesos from Wag Kulay. And lastly guys, for my haul, it's the Beauty Buffet. Nagpunta ko sa second floor, Ayala Mall 30, sa Beauty Buffet, which was open last week. Copy sila last week. They are basically a Thailand brand. So, kung napanood nyo sa aking Bangkok, Thailand, nagpinakita ko doon yung Beauty Buffet na mga items nila doon. Hindi naman sobra sa labas lang naman. But, this time, meron na tayo dito sa Philippines. So, ito yan. Bago ko nga pala guys, start yung aking haul dito. Diba napanood nyo na yung tantrums ko at mga sinasabi ko sa vlog ko tungkol sa dito sa store na to. Maliit lang naman siya. I think, mas malaki pa yung Mumuso doon sa Ayala Mall 30. Maliit lang to ha. Na-realize ko, parang kasing laki lang siya ng ano ba to? Ng Etude House.
Pero nga, di ba sabi ko sa tantrum ko, medyo na-imbierna ako doon. Kasi meron doong maraming tao. Di naman sobrang daming tao. Pero wala akong masyadong nakitang teens na bumibili. Or mga youngster. More of mga middle age, saka oldies. Alam mo yung mga konyo na matatanda. Mga oldies na ganun. Mayayaman, ganun. Tapos napansin ko lang, halos lahat sila, masyado silang ini-entertain yung mga tao na yun. They keep on talking about this product, ganyan. And then lalabas sila, wala silang binibili. So parang ako, okay. Tapos nakaharang kasi dinadaanan ko. Pumipili ako ng mga items na gusto kong bilhin. Tapos nakaharang kayo. Eh, hindi naman pala kayo bibili. Mostly nakatayo lang naman sila doon. Tapos tumitingin. So wala na, alis sila. Halos lahat sila ganun ang ginawa. Throughout na nagstay ako doon. Siguro mga nagstay ako doon mga 10 to 15 minutes. Kasi medyo matagal ako. Kasi nga, bago sa pandinig ko yung mga products doon. Yung mga Thailand brand, bago sa pandinig ko. So, meron pa nga doon couple. Di ko alam kung boyfriend or girlfriend sila. Nakatayo lang sila doon. Eh, maliit lang yung daanan. So, dadaan ako. So, syempre, bibili ako. So, sana dapat tumabi ka man lang. Wala, bastos na. Medyo nairita nga ako na imbierna ako. Tapos, nung pumipili, buti na lang may isang sales lady doon na medyo... tinulungan naman ako i-explain yung mga products na gusto na tinitingnan ko doon. Buti naman at mayroon pumasin sa akin doon kahit man lang isa. Hindi ko alam kung may manager yung may-ari doon na lalaki na nagsalita ng ibang language. Wala. Nakita na niya ako na nagpunta ako sa cashier kasi magbabayad ako. Tinignan lang niya ako. Parang ganito. Ganun lang. Parang hindi sinabi doon sa cashier na may magbabayad na. O di kaya, wait lang po ma'am. Tatawagin ko lang yung cashier para pumunta po sa inyo. Kasi yung cashier nandoon sa may mga konyong-konyong mga customer nila, mga pa-rich na customer nila. Nakikichismis din siya doon. Parang ako, okay, taga-tagal ko na nakatayo dito, wala pa rin yung cashier, magbabayad na ako. Parang, hello, nasa na po ba? Hello? Diba? Parang, nagmamadali naman kasi din ako. Kasi anong oras na yun? Hay nako, grabe guys. Kaya, imbis na gusto ko pang bumili ng makeup, ayoko na. Medyo na imbierna. Ayoko na mga ganun eh. Diba dapat pantay-pantay tayo? Kahit mukhang hindi rich or mayaman, hindi kaya mag-afford, kahit yung tumitingin lang, i-entertain nyo pa din sila. Kasi you will never know. Baka sila yung may pera, sila yung bibili. Kesa sa mga mukhang mayaman, hindi naman sila bibili. Diba? Guess nyo ba yung sinasabi ko? Nakapunta na ba kayo sa mga store na ganun? Plus, akala ko ako lang yung nakapansin, pero napansin din pala ng mga kasama ko. Kaya lumabas na sila. Sabi nila, ay, sabi ko, nung paglabas ko, sabi ko, alam nyo, medyo na-imbierna ako. Kasi parang yung mga, doon, yung mga pakonyong oldies doon, sila yung ine-entertain. Pero tayo, parang hindi tayo ine-entertain. Sabi nung pinsan ko, tsaka yung tito, sabi niya, oo nga, ganun sila. Napansin ko din yun, akala ko kami lang. Kaya umalis na kami, baka sabi nila, tagatingin din kami, di kami bibili, ganun. So, parang, hay nako guys, the worst experience of my life. First time ko na pumunta, worst experience pa. Kaya guys, wala akong masyadong vlog sa video na yon. Parang nung nag-vlog lang ako nung palabas na ako. Kasi parang, ay nako, bilangin niyo yung word na parang ko dito kasi medyo imbierna talaga ako. So yeah, let's go with the haul. The first thing that I got, it's the White Collagen Bright and Firm Facial Foam. Ilalagay ko na lang yung price in the description box for all of this. Sana nandito yung price niya. Ay, wala. Okay. Wala yung resibo. I'm not sure kung hindi nila nilagay or wala sa bag ko. And I think this is for 200 plus pesos. Next thing that I got, it's the White Collagen Bright and Firm Facial Mask. So, facial mask siya for 100 ml. Yan. I believe, this is 300 plus pesos. And then, another thing that I got, it's the Apricot Sheer Bed Body Scrub. Yan. Ang mga bestseller nila yung mga scrub nila eh. But, the one thing, the flavor that I got, it's the apricot. Kasi yung meron silang avocado, apricot, tsaka raspberry. Yung avocado, I believe that's for brightening. This one, it's for anti-aging. As you all know, 31 na po ako. In case hindi nyo po alam. Ang bango nung amoy nito, gusto ko sana yung avocado, pero I don't need brightening na anymore. Tapos yung raspberry, para sa pores.
eh meron pa akong strawberry nung ano, nung Kinfood. So kaya sabi ko ito na lang apricot yung kukunin ko. So this one is a body scrub. Okay, 300 plus pesos din to. Lastly, the last thing that I got, this whitening Q10 salt scrub, milk plus bright and white. Ito mura lang to. I believe this is 100 plus pesos. So this one is very affordable. So all in all yung nabayaran ko, it's 1,130. So yun lang yung nabili ko from the Beauty Buffet. Hay nako guys, alam niyo naman ako pag first time ko sa isang store, at I think irerave siya ng mga tao. Almost lahat ng line binibili ko para subukan silang lahat at makapagbigay ako ng review for you. Pero sabi ko nga na imbier na nga ako dahil nga doon sa pinaggagawa nila. Hay nako. Anyway, so those are everything that I got from my recent trip sa Ayala Mall 30, ang aking mumusuhol, and the Beauty Buffet haul. And I really hope sa next time na balik ko doon, hindi na ako ma-experience na ganun para maayos yung aking pagbili. At makabili ako ng mga makeups. So yeah, if you like this video, don't forget to thumbs up. Comment below if you have any questions. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel ko para more beauty products, more beauty shore, La Keverland, papaganda, para ma-achieve ang kagandahan. Yan, ibibigay ko sa inyong review dahil ako ay mahiling magpaganda. So, see you again next time. Bye!